So sa amin po ngayon, I started my business, alam niyo po yan, sa financial industry, IMD. So nag-start ako dun lang sa bahay namin, inside my room. Tapos meron kami isang space pa sa bahay. So dun lang, and everything is doing well. Alright, so Dilibers, nandito tayo ngayon sa seminar, Relentless. Ayan, meron tayo lang, salamat. Alright, so ngayon, mag-share lang muna tayo about Jeff Bezos. So, I read the news that Jeff Bezos is leaving Seattle, going to Miami. Okay? So, why? Pero bago yan, tinan muna natin ha. So, si Jeff Bezos po, currently nasa Seattle siya, even during his startup. Okay? So, for three reasons. First, so according to him, ang Seattle po kasi, yan ay pare siyang technology hub. So, yan ang reputation niya. So, that means all experts, magagaling sa technology, nandun po. So, obviously, gusto niyang makarecruit ng mga magagaling na kailangan niya sa Amazon. Okay? And next reason po is because of the tax. Sabi lang yan sa article. Okay? And now, what happened? Bakit siya aalis from Seattle to Miami? Okay? So, tinignan natin, and ito ang kanyang mga reasons. Of course, yung first niya, personal reasons. To become closer or to get closer sa kanyang parents. Alright? So, that's the first reason. And second reason, sabi nila, because of the tax. Okay? But anyway, so, ang gusto ko lang pong ipakita ngayon sa inyo, we can also move from your old place, your old office, going to another place. Okay? For example, so sa amin po ngayon, I started my business, alam niyo po yan, sa financial industry, IMD. So, nag-start ako dun lang sa bahay namin, inside my room. Tapos, meron kami isang space pa sa bahay. So, dun lang. And everything is doing well. Kasi online naman eh. Most of our clients, OFW 80%. Then, I have my team na nasa remote. Basically, nasa dito sa Pilipinas and mga OFW. But now, we decided to move also. Alright? So, from Bataan, sa home office ko lang, doon lang sa room ko, going to Makati. Actually, we started sa Makati. Na, more than a month na kami sa Makati. What are the reasons? Okay? First, to get closer to my team. Okay? Get closer to my members. Kasi kailangan din, nakikita ka rin nila, diba? So, I felt na, wow, kailangan na train ko sila, kailangan na meet ko sila. So, kaya nandun kami, I trained them, meron akong schedule na pupunta ako doon, twice a week. So, I discuss things, okay? And another reason, of course, to get closer to the people sa Makati. So, ngayon, meron mga business owner na sa atin, may mga walk-in, so, something like that, okay? So, sa atin din po, sa business mo, sa estado ng negosyo mo. So, baka meron ng opportunity for you para iwanan mo yung old place mo for your growth. Baka wala na dyang skill pool or technical people na na-hire ka kasi masyado kang remote. Or wala ka na dyang ibang client na saturate mo na yung place. Baka kailangan mo ng new place. Okay? So, pag-isipan natin, do I have to leave my place? If there's a need, why not? Let's go! Let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal lobby ko po.